Hamon dito si Sir, oh, sabi, meron silang ginawa dito ang bagong motor. Hanapin daw ni Ian kung anong parte yung ginawa nila. At pag nahulaan ang tama ni Ian, bibigyan si Ian ng 500. Ang 500? Oh, game. Oh, game. Game. Kahit matagal, Ian, magpipik, mag-ano pa ako, Ian. Mag-ano ba tawag dito? Kakain muna ako. Oo. Oh, oh. Hanapin mo yung inconsistency sa kulay. Huwag mo na, sir. Balik ka po. Parang ito. Parang yan. Oh, sa iyong expert opinion, yun. Oh. Sa halagang 500 pesos, sir. Tama ba si Ian? Mali. Pare, andito tayo ngayon sa Paint Hub, no? Para sa bagong pintura dito. Pangalan mo, sir? Brian De La Cruz, sir. Ano kayo dito, sir? Operations Manager. Iyan, si Sir Brian ang magpapapogi uli ng ating Vespa. Dito, sir, meron tama dito eh. Kasi nagkaroon to ng problema nung, ano, nung bagyong Ulysses na nagkatumbahan yung mga motor. Dito, meron dito yung sira yung thread niyan eh, yung loob. Yan, sira yung thread niyan. Oo, oh, yan, pati yan. Oh. Tapos, yung, ito pa, ito, sir, alam ko, yan, anuhin nila tayo. Papalitan nila to eh. Alam ko naka-distayan dun sa ano eh. Sige. Ayan. Tapos natin. Papagupuin natin. Mas gwapo pa sa akin. Oo, mas gwapo pa sa'yo. Mahirap para, mahirap ata yun. Mas gwapo pa sa akin. Maraming ninang na makakasakay dito. Naku po. So yun lang naman. Meron kaming actually kakabit ng mga accessories niya. Pero sabi nga nung ano ko na paripaint na muna bago natin ikabit talaga. So andito tayo ngayon sa isang oven, yung sinasabi nga nilang oven, no. Ang daming ilaw para syempre mas madali magpintura, of course, di ba? Tapos pag nandito ka sa loob na environment na to, pag nagpintura ka diyan, walang didikit, boss, tama ba 'yon? Well, oo, konti yung chance na magka-dirt, magka-pinhole, ayan. Tapos ito, sabi mo may vacuum sa baba. Oo, ayan, hinihigop niya yung dumi. Hinihigop niya yung dumi para hindi na didikit sa pintura. Yes, oo. Oo, quality dito, pare, ibang klase. Si Ian ba, pwede kong pagawang orange? Oo, pwede, pare. Pwede, okay. Tingin mo magkano ako? Mura kasi, mga 15,000. 15,000? Orange ka na? 15 mil lang, orange ka na, oh. So, eto na nga, no? Na-repaint na ang ating Vespa. Ba't dyan nakatapat dito, ha? Ay. Hindi dyan ikakabit. Dito ikakabit. Kala ko, motor ko, eh. So, maraming salamat sa Paint Hub sa pagpipinta ng aming Vespa. Napakatindi, pare. Hapa kung nahawakan nyo lang yan. Ano tawag dito, pare? Balatsuha. Yes. Ang ganda, ang ganda. Sobrang ganda. At dahil nga napintahan na siya, ikakabit na namin ng matagal na matagal lang naka-imbak dito ng mga pyesa, no? Meron tayo ditong maros na gulong. Ay, tama, maros na gulong. Mitas na gulong. Tapos meron tayo ditong maros na mags. Meron tayo ditong variator kit para sa panggilid, di ba? Tapos meron tayong Ohlins na shocks and asan yung fan cover natin? Ayun, nasa likod. To, meron tayong fan cover dito na match pinturin. 24K good yan. Oo, match sa ating mags, di ba? So, ang magkakabit nito, mga ayaw magpakita, tumatakbo na. Pakita mo, tumatakbo. Ayaw magpakita ng magkakabit. Eh. Ayaw magpakita. Di ba? Pero, ito si Alaska Man. Oh, ito si Alaska Boy. Alaska Boy. Alaska Boy. So, habang nagkakabit sila, ang una nyo pa nang gagawin is papakabit nyo muna yung, ano, no? Yung mags at gulong sa labas. Kasi, ano yan eh, hindi yan kayang gawin dito. Kaya ko, hipang ko na lang yung gulong para magkano. Ayaw. No, tol. Yeah! Ayaw eh. So, yun nga. Ano bang gusto nyo? Kasi syempre, paglulutuan ko sila ng tanghalian eh. Oh. Diba? Laman naman tayo dito, hindi tayo nagbabayad. Power-power lang tayo. Power-power lang talaga. Adobong sibra. Adobong sibra. Tangin. Mahal sibra ngayon. Kuha ko ba na sibra? Mahal sibra ngayon. Ano na lang? Tapang jirap. Tapang jirap. Wala, ano ngayon? Merong ano, AS, ano ngayon? ASF. ASF sa jirap. Asian jirap, lo. Tigilan mo yun. Mahirap. So, baka trip nyo, Chinese na lang. Parang yung mga nakakain natin sa mga Chinese restaurant. Hindi naman blurred yun. Japanese yun. Japanese yun. Baka pala Chinese, hindi blurred. Ganda-ganda camera natin, pipixelize mo. Sayang naman, di ba? So, habang sila nagkakabit dito, paglulutuan ko sila dun sa loob. So, ayun, tara. Luto na ako. Ito pala, may nakalimutan tayo pakita. Ano? Acrophobic na pipe.
di ba? Akrapo Beach. Akrapo Beach na pipe. So yun nga. Diyan kami magluluto mamaya ng bacon eh. Di ba, iikot natin yung bacon. Tama na, please. Mawa sa sarili mo. Please. Bacon dun para matusta. Crispy. Oo, para mag-crispy. Ayun, so si Lega, kabit na nila yan. At ako, magluluto na ako. Pero kahit yan, magluluto tayo. Simula tayo dito, gagawa tayo ng sweet and sour pork, pare. Uy! Ito, asim ng baboy yan, na pinaghiwa namin ng pinakamanipis. Yan, pinakamanipis. Ngayon, hiwain lang natin ng mas manageable pieces, bite-sized pieces. Mga ganyan piraso. Okay na yan. Pag nahiwa nyo na ng ganyan yung pork nyo, yan. Yan kalalaki. Pwede nyo yan timplahan. Mga 1 teaspoon ng asin, mga paminta, mga ganun din. Kaya nabahala. Tapos, baking soda, mga ganyan lang. Yan. Baking soda na yan, ang purpose niyan is para lang mas tenderize ng karne natin. Oo, malambot na siya and cut naman siya across the grain. Pero yung baking soda, matutulungan niya mas mapalambot pa yung karne natin. Kasi hindi nga natin pukuluan to, di ba? Lalamutakin nyo lang ng ganyan. Siyempre, lamutak master nga tawag sa akin. Mas mararamdaman nyo, habang nilalamutak nyo yan, lumalagkit siya. Nagsisimula na siyang yun nga. Mag-breakdown ng proteins niya and mas mapapalambot niya yung produkto natin. Pag nalamutak niyo na maayos, tabi niyo, simula tayo sa gulay. Tatlong gulay lang naman ang kailangan natin dito. Actually, dalawa lang, magkaiba lang kulay niyan. Red and green bell pepper tsaka sibuyas na. Tuwain niyo lang siya ng strips. Wala namang problema ang isama to, tundo na to, bell pepper pa rin naman yan. Pero syempre, pang gusto mo ng medyo mas maganda yung gulay mo, ganyan mo para strips sila pare-parehas. Ayan, sibuyas naman, ganun lang din. Pero meron akong konting tip lang para lang mas maganda yung labas ng sibuyas natin. Kasi kailangan pantay-pantay yung gulay. Ang tip na yun ay ito. Tatanggalin natin yung pinakagitna. Mga ilang layers? 1, 2, 3, depende. Kaya lang, tinawa kung matatanggal ko ah. Yung part na yan, tanggalin nyo yan. Ito. Kasi pag hiniwan nyo yan, hindi yan pantay-pantay. So ang matitira ngayon dito, yung mga layers lang talaga. Ayan. Tinanggal natin yung mga bilog-bilog na ganyan. Kaya magalala, gagamitin pa rin natin yan mamaya sa mga ibang lulutuin natin. Mga to, iaayon natin sa shape ng sibuyas. So, sip mo na kayo na pa ganyan. Ayan. Tapos, pabilog lang na ganyan. So, kung makikita nyo, yung mga sibuyas natin, tinanggal ko lang yung medyo pangit. Makikita yung mga sibuyas natin, strip siya lahat, julienne siya lahat. Yung mga ganyan, pwede nyo alisin yan, pwede nyo itabi, gamitin natin sa ibang putahe mamaya. Pero ito, ayan o. Oh. Diba pare? Mm-hmm. Ayan o. Oh. Haba-haba silang lahat. Walang pagong, walang ganyan. Lupe. Diba? Simpleng technique lang yun. Hindi naman tayo nagsasayang dito kasi gagamitin naman natin lahat yan. Kailangan mainit na mainit ang wok natin, diba? Kasi mabilis na natin lulutuin to, pero gusto natin magkaroon ng konting-konting browning lang. Di pala browning, konting sunog. Kasi yan doon ang lase. So konting mantika lang din. Painit na natin yan, nag-aapoy na. Palabas na ang chewing ko. Tito, wait lang ha. Mahiniwa natin gulay. Okay. Stay mo muna ng konti. Yan. Para lang ma-develop yung tusta dun sa ilalim. Kung nakuha mo na yung ganyan, yung may konting specks ng sunog-sunog. Good na yan. So, ang next na gagawin natin ay sauce. Meron tayo dito ng tubig, di ba? Nalalagyan lang natin ng ito. Banana ketchup. This is mainly for the ano lang, the color. Kunin nyo lang yung kulay na gusto nyo. Tapos, lalagyan lang natin ng asukal. Wala sukat-sukat to kasi kailangan nyo talaga itong, alam mo yun, tikman every step of the way. Medyo marami talaga yung asukal, sweet and sour nga, eh, diba? Putik, yan. Tapos, konting asin. Konti lang lahat yan, pwede nyo i-adjust sa dulo. At konting suka. Yan. Konti pa. Hintayin lang natin kumulo yan, palalaputan natin ng cornstarch and water mixture kasi i-adjust natin yung lasa. Ganun lang ka-basic yung pare, sobrang dali. Pwede na yan sa escabeche, pwede na yan sa bola-bola. Pwede na yan sa Shanghai. Masama na Shanghai. Pwede yan, pare. Ganun kadali yan. Tapos pwede natin lagyan ng konting chili flakes mamaya para sweet chili sauce. Oh. Pag umukulo na siya, pwede nyo na agad lagyan ng cornstarch and water mixture. Yan. Hanggang makuha nyo lang yung lapot na gusto nyo. Marami pang kulang sa asukal. Marami pa. Sweet and sour nga eh. Hindi naman sour and sour. So kung alarming sa inyo to, huwag kayo mag-sweet and sour. Yan. Pag nakuha nyo na yung lapot na gusto nyo, kulay na gusto nyo, lasa na gusto nyo, okay na yan. Pero tandaan nyo, kailangan nyo pa rin i-adjust yan after nyong lagyan ng lapot. Kasi
may volume to, may tubig to na walang lasa. So kaya baka malamang, kailangan nyo pang i-adjust to. Pero once makuha nyo na yung lasang gusto nyo, goods na yun. Nagpapairit kami ng mantika dito at ito na ang aming pork. So meron kami ditong cornstarch. Basically, ang gagawin lang natin ay ibe-bread natin ang ating pork dito sa cornstarch. Konti-konti lang. Masyado marami. Pure cornstarch lang to, ah. Hindi katulad ng usual natin ginagawa sa fried chicken, cornstarch and flour. Diba? 30-70, 50-50. Ito hindi. 100% pure cornstarch. Yan, parang okay na naman. Bagsak nyo dyan. Puta, nadilaan yung kamay ko rin. Harap naman ko. After nyo makuha yung ganyang itsura, yan, oh. Kung ako sana, mas darker pa sana. Pero wala eh. Baka matuyo masyado yung pork natin. Kasi nga, mas maganda talaga gumamit ng bagong mantika. Kung anong kaya nalagyan, meron ako ditong bowl na may tissue. Ilagay nyo lang doon para hindi, you know, mag-absorb yung mantika doon sa pork. Para yung mantika, doon mapunta sa tissue. Pwede rin kayo kung may colander, good sir. So, luto na nga lahat ng baboy natin. Luto na rin ang sauce natin, ang gulay natin. Wala na tayo ibang kailangan gawin ngayon, kundi assemble. Pero ang assembly natin ito, last minute. Mamaya na pagkakain na. Pero narinig ko parang pwede ko na daw i-start yung motor. Uy. Diba? So, tara, start na natin. Pero patapos doon, luluto tayo ng ating stir-fried chicken and vegetables. Tara, sama ka, start natin. Sound. Oh my God! Ligan dito, ligan dito. Makita mo yung pipe doon, sa likod. Ligan tulong, go. Okay, pare. Ako, napakaganda. Pare, maraming salamat sa constant racing, pare, sa pagpapabilis ng aking pandata, ang aking karwahe, ang aking alagang kabayo. O tara, asan yung nagtatago sa camera? Ayun, oh. Nagtatago nga talaga, oh. Saan yun? Criminal ka ba? Ano nangyari sa'yo? O tara, basta, kain tayo. So yun nga. Stir-fried chicken and vegetables, no? Gagamit tayo dito ng chicken tenderloin. And ang gagawin lang natin, ihiwain lang natin ang mga ganyan. So pag nahiwa na natin ang ganyan ang ating manok, lagyan natin ng konting patis, boom. Mas paminta. Mas namutakin lang natin. Yan naman tayo. Uy. Tapos ito side natin habang pineprep natin ang mga gulay natin. Ito yung mga trimmings ng gulay natin kanina, naayusin lang natin ang konting hiwa. Yung mga ganyan, goods yan. So itong mga to, bell pepper, hiwain lang natin ng hindi naman kailangan masyadong magaganda. Crazy cut lang. Ayan. Tapos, dagdag siguro tayo ng bell pepper. Medyo nakukulangan ako. Tapos meron kami ditong mushrooms. Dried mushrooms. Na binabad namin kanina sa tubig na mainit. Iwain na rin natin yan. Boom, shoot. Ninong lang shootero. Tapos meron tayo ditong broccoli. Uy. Yan. Ang gagawin natin dito. Meron kami tinatawag dito eh. Alamutan ko, florets ba takabag doon? Hindi ko alam. Tanggalin nyo muna yung pinakatangkay. Tapos, ang pagtatanggal ng broccoli, isa-isa per tangkay. Yan. Isa. Tanggal siya. Rin, isa. Tanggal siya. Isa. Hindi yung hihiwain yung ganun. Sayang naman, di ba? Medyo mas matrabaho to, oo. Pero mas maganda yung kalalabasan niya. Dito sa ating kumukulong tubig, dito tayo mag-blanch ng ating broccoli. Lalagyan natin to ng asin, syempre, para may lasa agad. Mas konting suka. Ang purpose ng suka, para lang manatiling green ang mga bagay na green. Ganun lang yun, pare. Ang berde, inanak na berde, mamamatay na berde. Ilagay na natin ang broccoli natin. Dapat sabay-sabay. Galing. Shoot kahit, yung isa. Kahit hindi ka ano. Mga ating magigiting na kaibigan. Oh. Di ba? Na nagpatindi sa ating motor. Oh. Mas mabilis na akong makakapambaba. Ah, makakapamalengke niya. Makakapamalengke. Oh. Yung iba, pagkahango, nilalagay pa sa ice bath. Nalagay nila ng tubig, mayelo. Ako hindi na kasi in a few minutes, si stir-fry din naman natin to eh. So, sida tayo doon. Pinapainit natin ang ating wok at lalagyan natin yun ng oil of your choice, pare. Sabi ko, ilang linggo na, palitan na yung sticker. Di pa rin napapalit. Okay lang yan. Game, pag mainit na siya, ito na ang ating gulay. Wala lang dyan yung broccoli. Lagay nyo na lahat. Pag nailagay. Kapag meron na tayong browning, pwede natin ilagay ang ating manok. Diba? Pag mga 70% of the way through na yung manok nyo, tulad nun, pwede natin ilagay ang ating broccoli. Pwede kayong maglagay ng kahit anong gulay dito na gusto nyo. Bahala na kayo, malaki na kayo. Ang importante lang, tama yung pagkakaluto nila lahat.
Bago siya tuluyan maluto, dahil may nahabol tayong oras para hindi ma-overcook ang ating manok, titimplahan na natin. Meron tayo oyster sauce. Glug, 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 glug. Nasa sa inyo na yan kung maglalagay kayo ng asukal. Kung ayaw nyo, wala namang problema itong friends pa rin tayo. Meron tayo paminta. Eh, ganun kabilis, di ba? Ganun kabilis lang. Natin ng konting garnish. Natin ng konting crispy garlic. Baka may magsabi, Ninong, ba't walang bawang? Oh, ayan na, meron na. Konting sesame seeds. Actually, more than konti. Yan na yun. May dalawa na lang kami lulutuin. Magsisimula tayo doon, hindi pala magsisimula. Susunod pala noon ay pancit canton. Mabilis na mabilis lang yun. Okay, pancit canton nga lulutuin natin. Magsisimula yun dito. Batok ng baboy na mostly taba, di ba? Lalagay natin yun dyan. At pagmamantikain natin kasi yung gagamitin natin panggisa ng lahat ng bagay, di ba? Kasi lagay ka ng mantika eh. Para mas masarap ang taba ng baboy. Kasi pag baboy, masarap. Kung makikita nyo, nagmantika na ang ating baboy. Panahon na para tanggalin ito. Pero di pa tayo tapos sa mantika kasi meron tayo dito ang ulo ng hipon, di ba? Kanina nagpalinis ako ng hipon. Ito yung mga ulo. Lalagay natin ito dyan para lang mas masarap yung mantika natin, di ba? Pwede nyo dikdikin. Lagyan na mainit na tubig pero ako prefer ko ito. So, durug-durugin yung ganyan. Lahat ng aligay kakatapos yung sa mantika. Ayun, yun. Gumamit lang ako ng potato masher. Yan. Mm. Para lang mas madikdik ko ng mabuti yung ulo. Para mas kumatas yung ulo. At yan, halos sa ubus na ang water content. May bula pa rin siya, pero okay na yan. Okay na yan. Pwede natin siya ilipat sa lain na natin, pare. Sa kawali nating marumi, dahil diyan nga natin niluto yung mantika. Dagdagan pa natin ng konting mantika. Hindi ko lang nilinis kasi katas ng hipon yan, men. Oo. Masarap yan. Masarap yan. Oo. Gagawin lang natin eh. Sa pagluluto kasi ng pancit ako, iniisa ko protina muna, gulay muna, then yung noodles. Ito ang hipon natin na medyo malalaki. Generous hipon tayo ngayon, pare. Gagawin lang natin, kikisa lang natin yan hanggang maluto. Na rin natin to, pare. Lobster ball. Di ba yung lalagyan? Asa ba ito dito? Hindi. Asa ba ito dito? Sa bibig ko kasi. Upang ina, hindi kasi. Kaya tawanan nila yung lalagyan natin. Next natin, yun pa rin ang gamit natin mantika, di ba? Yung pork end natin. Pork shrimp. End? Shrimp. Oy, di ba? Magkikisa tayo ng gulay. Sibuyas. Carrots. Nandiyan ang repolyo. Nandiyan ang chicharos. No peas. Pwede rin kayo maglagay ng kahit anong gulay na gusto nyo. Baguio beans. Bahala kayo. Ayote. Bahala kayo. Paminta. So, siguro konting oyster sauce na. Total, ito rin naman yung lasa ng pancit natin. Seasoning of your choice na hindi natin alam yung brand. Okay. So, dyan, meron tayo kumukulong tubig. Lalagyan natin ang kanton. Kung gano'ng karami. Bahala ka na kung gano'ng kahilig sa kanton. Uy. Mahilig ka ba sa kanton? Oo naman. Okay. Noted. Pwede nga araw-arawin. Siyempre. Ang dami mga kakilala sa call center, araw-araw kanton eh. Oh, imbes na 2N. Madali, masarap. Convenient. Convenient. Uh-huh. Yan. Konting seasoning of your choice. Tapos, oyster sauce. Yan. Tapos, okay na yan. Hihintayin na lang natin siya lumambot. Hihintayin na lang natin siyang maluto. Tagdagan pa natin ng isa. Kasi medyo marami pala yung sabaw ko. Lagyan nyo na ang inyong protina. Medyo malalaki siya. Mm-hmm. Haluin lang natin. Tapos ako, personally gusto ko na medyo saucy na kanton. So meron tayo ditong corn starch and water mixture. Alam nyo na yan. Mm-hmm. Tapos kabisado nyo pa sa panatang makabayan nyo. Hindi ko makabisado yun. Hindi ko makabisado yun. Iniibig ko ang Pilipinas. Ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ano ka ba? Italiano ka ba? So, tagyan na natin ang mga panimpla natin. Oyster sauce. Na konti na lang. Mandudugas tayo. Tapos asukal. Nasa sa inyo na yan. Gusto nyo maglagay ng asukal ako. Gusto ko medyo matamis ng konti. Pag good sa inyo yun, good sa yun, di ba? So, okay na yan, parang. Mababalat ng toppings. Kaya nga toppings, dapat nasa top. Paano pag nasa baba ang tawag dun? Bottoms. Chechami oil. Mm-hmm. Okay. So, last na tayo, pare. Fried rice. Di ba? Tara, para makakain na sila. Mm-hmm. Sabi ko, lunch eh. Madilim na. And finally, mag-fried rice na tayo, pare. Di ba? Yang jiao. Yang jiao. Yang chow. Di ba?
itong ating mantika na matindi. Medyo generous ang fried rice natin. Hipon. Ariko, sakit. Anong masakit? Bawal masaktan dito. Ako nga, 5 taon eh. Anong kailangan kong gawin? Nagluto. Medyo luto na siya. Alisin na natin. Lagyan natin dito. Yan. Lagyan na natin itong kanin natin. Nagsaing tayo specifically para sa fried rice, diba? Kanin talaga siya na pang fried rice. Tano ko din chicken oil. Lagay tayo ng itlog. Unti-unti yung hinahalo sa kanin. Okay, yung green peas at carrot. Okay lang kahit frozen yung green peas. Walang problema dyan. At yung chicken powder. Pwede rin kayo maglagay ng MSG dyan. Walang problema. Paminta. Pwede natin ilagay ang ating hipon. Crispy garlic. Huwag medyo malapit-lapit na. No? Bakit hindi na lang ako nag-isa ng bawang sa umpisa? Eh, kasi... tamad ako. Kala ko, merong anong kariyosong experience. Pare, yan chow fried rice ni Ninong. That's it. Balita ako, pag mabait na bata ka daw, ganyan daw lahat ng fried rice sa langit. Eh. Oo? Mabait. Kaya papakbait kayo. So basically, tapos na tayo magluto. No? Kailangan na lang natin gawin ngayon. Sarsahan na lang natin yung sweet and sour natin bago natin i-serve. Ang ating pork, salagyan lang natin ang ating sarsa na medyo malamig. Pagkapit na siya, pwede natin lagyan ng pineapple chunks. Mga gulay natin kanina na ginisa. Kain na. Sumugi, John. Okay naman. Kaya! So ayan, sa wakas, nandito kami sa opisina, dito kami kakain. Parang meron kami buffet dito, di ba? Kasi... birthday ko eh. Birthday mo? Wala ka naman birthday, singaw ko eh. Di ba? O kain na, dali, kain na, sandok na! Sandok na, sandok na, sandok na, sandok na! Sa Pilipinas lang ba yung sari-sari? Oo, sari lang sa launa eh. Diba sa Oritos? Oh, hindi pwede, hindi pwede, kumakain pa kami dito, mamaya ka na kumain. Yes. Bakit may kutsara tiridor ka? Binigyan na kita ng aluminum tray eh. Kutsara lang. Kutsara lang? Mm-hmm. Pwede na. Yan. Oh, yan ngayon sarsan. Yun. Oh, yan. Ang tigas naman ng mukha mo. Nagbabalot ka kaagad. Hindi pa ako kumakain. Hindi pa tapos ah. Ang tindi mo. Pare, apaw na. Pare, apaw na. Baka pwede mo nang isara. Ha? Ayan. Oh, oh, oh. Oh, ano? Ikaw yung kilabot ng salad bar ng Wendy's eh. Siyempre. No? Putang ina. Ganto ang proper na piyesta, binyag, or basta handaan. Party platter. Lahat dapat ng butahe, regardless kung 16 yan o 2, kukunin mo lahat, di ba? Tapos, dun mo i-eliminate kung ano yung gusto mo tsaka ayaw mo. Tapos, sa second round, dun mo lang kukunin yung mga nagustuhan mo, di ba? So, andito muna tayo sa elimination. Tikman muna natin yung kanin. Okay. Stop. Next tayo dun sa pancit. Ganun ako lagi magkanton. Yung pagbubukod-bukurin mo ng luto yung protina, yung noodles, tsaka yung gulay mo. Kasi that way, makukontrol mo ng mabuti yung ano nila lahat eh. Yung luto nila lahat eh. Hindi yung pagsasabay-sabay mong ilagay sa kawali mo. Tapos nalalanta na yung gulay mo, yung noodles mo, matigas pa, alam mo yan. Dito, sa ating stir-fried manok. Yung manok, napakalambot kasi puro tenderloin nga na ang ginamit natin dyan. Yung mga gulay, broccoli, check natin. Yan, mushroom. Okay siya, pwede nyo lagyan kahit anong gulay na gusto nyo. Basically, chapsoy lang yan na maraming sahog. Kasi ito yung sweet and sour natin. Hindi lalasa yung baking soda na nilagay natin dun sa dish natin, di ba? Pero makakadagdag siya ng konting texture dun sa karne. So yun nga, maraming salamat sa Constant Racing, pare. Sa pagkakabit ng mga piyesa sa aking motor na isang tornilyo na lang ililipad na. Diba? Sana next week lumilipad na. Mm-hmm. Sa akin, hindi ka magpapasalamat. Hindi. Okay. Umuwi ka na. Bakit babalot-balot ka tapos uubusin mo rin, ha? Babalot-balot ka tapos uubusin mo rin.
Di ba sa akin, kapag dito ka sa bahay, kakain ka, papakain na ni Luna. Dito, di ba? Hirap sa'yo, hindi ka sumusunod eh. O di na pwede repel lang to. Bakit? Takaw mo. Dito ako magre-repel. Yan, pwede. Ba? Tangina. Base na base ah. Siyempre, may ride ka. Natin to pare. Long ride agad tayo pare. Oh. Siyempre kailangan pag mag long ride tayo, kompleto tayo sa riding gear. Uy. Ha, diba? Ito rin itong riding pants namin. Padded yan pare. Uy. Galing yan siyempre sa Casco Market. Ito rin. Pati itong helmet natin yan pare. Oh. Yung astronaut helmet to. Uy. Diba? Galing din kay Casco Market yan, pati itong jacket natin, di ba? Among us lang ah. Siyempre, di ba? Pakita muna natin mga kinabit natin bago ko umalis. Siyempre, nagkabit tayo dito ng mugs, courtesy of ano yan? A constant tracing yan, pare. Sila na bumili, sila pa nagkabit, di ba? Meron tayo diyang Marus na mugs, tapos Mitas na gulong, Akrapovic na pipe, tapos sa loob, meron yung variator kit na Polini. Tapos, ano pa ba? Ito. Yung, ay, nandiyan pala sa kabila yan, sorry. Yan. Yung fan cover natin, nakamatch din ang gulong natin, pare. Uhoy. Diba? Tapos, ano pa ba isang nilagay nila? Yan. Meron tayong all-in slashak dyan, pare. Siyempre, oh, galing pa rin yan sa constant racing, diba? And siyempre, ang tinatarong ng lahat, yung aking leather bag, na napakalaki, kasya si Ian dyan. Gawa to ng The Sample Maker, pare. Uhoy. Malupit gumawa yung mga yan, sobra titindi. Ganda nitong bag na to. Ay, hindi siya malambot, pare. Ha? Pati to, sila may gawa niya. Authentic cowhide leather yan, pare. Diba? Uy. Imbis na ginawang chicharon, ginawang bag. Diba? Ganun kasi hindi yun. So, mauna na ako sa inyo. Medyo mahaba-haba pa yung lalakbayin ko. Uy. Paano ko? Bahala ka. Bakit? Wala pa ako sahod. Pakay ko sa'yo. Tanong mo, saan ako pupunta? Saan ka pupunta? Sa Bohol, pare. Uy! Sama ako?